Ayon sa impormasyon ni Max Montero na kanyang pinahayag sa kanyang Facebook page, ang Philippine Navy ay may niluluto ng bagong frigates acquisition at nasa advanced stage na ito at sinabing nagpadala na nga ito ng mga RFI o Request for Information patungkol sa frigates design mula sa mga kilalang warship builders na maaaring aakma sa specifications na hinahanap ng Philippine Navy. Ayon sa inisyal na specifications na binigay ng Philippine Navy sa mga kilalang warship builders sa mundo, lalo na yung mga nakisali na sa mga nakaraang frigates acquisition bidding ng Philippine Navy, kasama na ang Hanwha Ocean, ang frigates ay kailangang hindi bababa sa 120 meters ang haba, at mayroong hindi bababa sa 16 cells vertical launch missile system. At pinagmalaking pinakita na nga ng Hanwha Ocean ng South Korea sa nakaraang Indian Ocean Defense at Security 2024 sa Australia, ang kanilang bagong Daegu class frigate design, na tinawag nilang Ocean 4300. Ito ay magiging pantapat nila sa magiging design din ng Hyundai Heavy Industry sa requirement na ito ng Philippine Navy. Ang Ocean 4300 frigate ayon sa Hanwha Ocean, ay isang frigate na merong napaka-versatile na kakayahan na ayon sa gusto ng customer. Ito ay nilagyan ng pinakabagong mga naval technology at pinakamalakas na firepower para sa isang frigate. Ito ay nakafocus sa firepower para sa anti-submarine warfare at anti-air warfare, ang capability na nais na makuha ng Philippine Navy, pagkatapos ng unang acquisition nitong mga light armed frigates na Jose Rizal class, at itong corvette acquisition na Malvar class, na meron ng standard weapon system para sa isang standard na frigate. Ang Hanwha Ocean 4300 ay idinisenyo na malalagyan ng kahit anong radars and sensors and electronic system ang mas nito para sa iba't ibang operational requirements ng anumang Navy. Ang mga customers nito ay may mapagpipilian kung nais nitong gumamit ng Hanwha Systems, state-of-the-art multifunction digital array radar and integrated infrared and electro-optical targeting systems, or sila na ang pipili sa mga sensor systems na gusto nila. Ang Ocean 4300 ay idinisenyong may mas malakas na firepower kaysa ibang South Korean designs warships, tulad ng mga warships na ginawa ng Hyundai Heavy Industries para sa Pilipinas. Ito ay may 32-cell strike-length vertical launch system na maaring gamitan ng Korean or American vertical launch anti-ship missiles or anti-air missiles, tulad ng famous na MK-41 vertical launch system, na kayang magdala ng Sparrow missiles o ang famous na Tomahawk missiles ng Amerika. Ang Ocean 4300 ay tinatarget din na mapili ng hindi lang ng Pilipinas kundi pati ng mga ibang bansa na may existing na mga warships mula sa South Korea, tulad ng Thailand, Peru, at kahit sa Australia, na meron ding kasalukuyang frigates acquisition program sa kasalukuyan. Ang Philippine Navy ay sinabing mas magugustuhan ang offer design na may 32 cells vertical launch missile system at dalawang warships ang nais nitong isusunod na bibilhin pagkatapos nitong dalawang Malvar class frigates mula sa Hyundai Heavy Industries na inaasahang ma-deliver sa 2026. Kapansin-pansin na ang pagbili ng Philippine Navy ng mga surface combatants warships para sa offshore combat force nito ay nagsisimula sa dalawang light arm frigates na Jose Rizal class at sinundan ng dalawang standard arm frigates na Malvar class at isusunod na nga itong dalawang heavily arm frigates acquisition. Bagamat gusto nating mabili agad ito, ngunit dahil sa limitadong pera ng bansa, ay inaasahan nating pagkatapos pa ng delivery ng dalawang Malvar class umpisahan ang acquisition ng dalawang frigates na ito.